tua ang nangyari, matapos na hirap ang court of impeachment charge against the president, na si Congressman Dino ay parulusahan ng Kongreso dahil ang ginawa niya ng pag-report ng mga pananalita ng dalawang tauhan, ni Presidente Aquino ay nagbundar ng napaka lubhang paglabag sa batas na tinakda ng Supreme Court of Supreme. Ang punto sa revelasyon ng dala ng Court Impeachment Charge ay narito ang isang pinakamataas na opisyal ng ating pamahala na dapat ay kilalanin ang pagpapatibay sa kanyang sinumpaang tungkulin bilang Presidente ng Pilipinas. Pero sa ang nangyari ay siya mismo ang lumalabang sa hinihingi ng kanyang sinampaang tungkulin. So, hindi usapin na kung illegal o hindi ang ginawa ni Congressman Ting. Ang mahalaga yung ano ba ang laman ng impeachment charge na ito. At lumilitaw na nariyan ang paglabag ng Presidente Aquino sa kanyang sinumpaang tungkulin at ang tahasang paglabag sa pinagbabawal ng Supreme Court sa culpable violation of the Constitution. Kaya ngayong umaga, isa dito sa press call nito, ang mahalagang makita ng publiko ay ang patagong paglabag ng presidente at ang kanyang mga tauhan sa batas na sa sinumpaan ng Pangulo at ang paglabag sa tahas ang paglabag culpable violation sa konstitusyon. So ang pagtatanong, dapat pagtanungan ay hindi kung ano ang ginawa ni Congressman Tino na dapat parusahan ng Kongresong kanyang pinamunlaman, kundi ano ba ang nilalaman ng impeachment charge. Nandito ang isang revelasyon na tunay na kahindi-hindi dahil mismo ang Pangulo ng Bayan ang gumagawa ng akbangin illegal, mali. So, para sa publiko, kailangan kilalanin ng impeachment charge na inyarap ni Congressman Tini ay isang paglalantad sa katawalian sa ating pamahalaan at sa karamalduman na paglabag ng isang presidente sa ipinagbabawal ng
batas. Maraming salamat. Maraming salamat po, Dr. Benjamin Olvida, at sa palagad ng sino. So, puntong ito, pakinggan naman natin yung tinutukoy ni Kabian Lumbera kanina, na congressman na pinapalatakan ng pangayon ng kung ano mang kasalanan yung ano. Pakinggan po natin mula po sa Teachers Party List, si Party List Representative Antonio Pino. Nag-file po tayo ng impeachment complaint kasama yung mga narito ngayon dahil may matibay na ebidensya tayo na niloloko ni Pangulong Aquino ang taong bayan. Pinagpapatuloy niya ng mihin ang pinagbawal ng Congressional Court Ballot System of BIDAP. Nilabag niya ang konstitusyon at batas. At ngayon, ipinasura na ang ating impeachment complaint. Lalo pa at nananawagan na siya ngayon na baguhin ang konstitusyon upang panatiliin ang kanyang sarili sa poder. Wala na pong ibang maaaring gawin ang mamamayan kundi ang patalsikin si Pangulo Aquino. Kaya nananawagan po tayo sa lahat ng naninindigan para sa katotohanan laban sa corruption at laban sa patronage politics, laban sa konsentrasyon ng kapangyarihan sa isang tao lamang na makisama, sumama sa ating pagkilos, no? Unang una na, sa August 25, magkakaroon po ng malaki yung pagtitikon upang kondinahin ang tangka na Pangulo na baguhin ng konstitusyon at upang isulo ang People's Initiative para yung basura ng Court Ballot. Maraming salamat po. Maraming salamat, Congressman Consiginio. Susunod namang magsasalita mula ang Teachers Party List, pupunta naman tayo sa